Sa kabila ng panlalasa ng Bagyong Ruby sa Eastern Samar, ilang residente ang pilit pa rin iniraraos ng Pasko. Pero para sa iba na nawalan ng tirahan at kabuhayan, baka itulog na lamang daw nila ang Noche Buena. May report si Jay Sabal. Nag-uunahan. Halos magkagulo. Makakuha lang ng pera sa mga ATM sa Borongan Eastern Samar para may pambili kahit paano ng Noche Buena. Simula kasi nung bumagyo, ngayon lang muli nagbukas sa mga ito. Okay lang. Yun lang, ano, ang problema lang dito kasi ano, panay ano, offline. Kasi binagyo eh. Naiintindihan niyo pa ba yung pila niyo? Sobrang kasi kang dami, kaya hindi kami nakakaano dahil sa dami ng mga tao. Hindi kami nakakaano ng pera na. Sinalantama ng bagyo, hindi naman nawawala ang Christmas spirit ng mga residente. Ang ibang may pambili, naghahabol pa ng mga pangregalo. Ano yung pinamimili nyo ngayon yan? Para saan yan? Sa Pasko, asawa ko, sa sarili ko, tsaka sa anak ko, para sa apo ko. Ayun po, pamasko yun sa sarili mo. Ayun po. Wala. Wala pamasko. Sa grocery store, nakakaubusan na rin ng mga panindang pang Noche Buena, gaya ng spaghetti at fruit cocktail. Dami pa, mayroon pa mga pahabol ng mga ano, pan-Christmas shopping. Dami pa. Yung problema lang kasi naubusan na kami ng snacks, pero dami pa rin ang bumibili. Pero kung ang iba, pinipilit pa rin magdiwang sa tent village na ito sa Barangay Lunang. Ang bisperas ng Pasko, tila ordinaryong araw na lamang. Ang handa ng iba, pritong galunggong at kanin. Maituwid lang ang Noche Buena. Sa ngayon, ang mas mahalaga, sama-sama pa rin nilang sasalubungin ang Pasko. Eh sana lahat po kami dito sana magkaroon man lang ng kaunting sasalusaluhan bilang ano, paggunita ng Pasko, kapaskuhan hanggang sa bagong taon. Hindi nga po namin alam, wala po. Sa ngayon po talagang walang plano. Bakit po? Wala po. Wala pong trabaho eh. Tapos nabagyo pa po, nasira ang bahay. Jay Sabale, GMA News.